ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Magsimula tayo sa balita kaugnay sa presyo ng petrolyo. Big time oil price hike na naman ang mararanasan ng mga motorista bukas. Ito na ang ikalawang linggo ng taas presyo sa produktong petrolyo. Nagbabadya namang magtaas ng singil sa mga jeepney sa susunod na buwan. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Hindi na malaman ni Armando, isang jeepney driver, kung saan pa huhugot ng iba pang panggastos para sa pamilya. Lalo na bukas na malaki ang maidadagdag sa presyo ng diesel. Umiyak na nga yung anak ko, kulang yung minibigay ko. Kulang na nga yung baho niya. Sabi ko, tipirin mo na lang dahil wala nang kikitain. Mahal ng diesel. Sobra. O pagkain pa araw-araw. Upa pa ng bahay. Big time na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang aasahan bukas, August 30. 6 pesos at 10 centavos kada litro ng diesel na pareho ng taas presyo sa kerosene at 1 peso at 40 centavos naman kada litro sa gasolina. Dahil dun sa una sa pagtaas ng demand dahil nagsisimula ng lumamig sa ibang mga bansa. Then at the same time, nandiyan yung threat ng oil embargo ng Russia, di ba? Because of the Ukraine-Russia conflict. And then nagkaroon din ng announcement ang OPEC Plus member countries magka-cut sila ng production. So yun ang mga reason kung bakit magkakaroon ng malaking adjustment. Aabot ng 16 pesos at 80 centavos ang sumatotal ng 7 linggong magkakasunod na rollback. Pero itong 2 linggong oil price hike kasama na riyan ang ipatutupad bukas ay aabot ng 8 pesos at 70 centavos. Ibig sabihin, halos kalahati na ang nabawi sa ni-rollback. Kaya ang inaasahan na lang ni Armando para makabawi ang maaprubahan ng taas pasahe sa jeep. Apela ng mga grupo ng mga jeepney operator at driver, itaas ang base fare sa 15 pesos mula sa 11 pesos. Ayaw na namin sana nga na tumigil na naman yung mga driver dahil nga una pasukan na ng estudyante, di ba? Oo, hirap pa rin ang mga tao dahil alam namin yan yung mataas na bilihin, mababang sweldo. So alam namin yan. So ano naman ang gagawin namin sa mataas na presyo ng fuel, di ba? Ayon sa LTFRB, panahon na rin para magtaas ng singil ang mga jeep. Ang pinagdedesisyonan nila ay kung magkano. The last time we had this fare rate increase was ang level pa lang ng diesel noon was I think 44 pesos per liter. Okay. So magkano na siya ngayon, more than half na. Just a question of that, kung magkano yung maibibigay namin na hindi naman siya magkakaroon ng talagang malaking impact sa inflation at syempre dun sa effect niya sa ating mga commuters na who will bear the brunt of this fare hike na ating i-implement. May hinihintay na lang na dokumento ang LTFRB mula sa mga grupo ng mga jeepney operator at driver na naghain ng petisyon at posibleng makapaglabas na sila ng desisyon sa susunod na linggo. Bukod sa mga jeep, may nakabinbinding fare hike petition ng mga bus, taxi, TNVS at mga UV Express na kailangan pang dinggin at bigyan ng desisyon ng LTFRB. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Nagprotesta ang ilang transport groups laban sa No Contact Apprehension Program o NCAP na ipinatutupad sa 5 syudad sa Metro Manila. Nagtipon-tipon sila sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City kanina at sabay-sabay na bumusina bilang protesta sa nasabing programa. Ayon sa protesters, marami pang dapat ayusin at pag-usapan tungkol sa NCAP gaya ng lane markings, signage at lubak na kalsada. Anila, hindi tama na ang may-ari ng sasakyan ang pagmumultahin dahil sa paglabag ng tsuper. Inirereklamo naman ng mga truck at jeepney drivers ang maghirap na proseso sa pag-apela sa violation. Ipinatutupad ang NCAP sa Valenzuela, Quezon City, San Juan, Parañaque at Maynila. Bumaba ang presyo ng bango sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Pero posibleng sumipa ang presyo nito sa mga susunod na araw dahil sa malamig na panahon at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Lady Vicencio.
Umaaray si Nanay Lily sa presyo ng pinamalengke niyang bangus kaninang umaga sa Mega Q Mart sa Quezon City. Umabot kasi ng 200 piso ang 1¼ na kilo nito. Kung gusto mo ng maliit, mas mura. Pero ayoko ng maliit. Noong nakaraan, di ba, 170 lang ang kilo. E ngayon, 2+. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 170 pesos ang kada kilo ngayon ng bangus sa mga pamilihan sa Metro Manila. Mas mababa ng 5 piso kumpara noong nakaraang linggo. Sa Mega Q Mart, naglalaro sa 120 pesos hanggang 170 pesos ang presyo ng bangus kada kilo, depende sa laki. Ayon sa tinderong si Tatay Lino, may mga nagbaba ng presyo ngayon dahil matumal ang bentahan. Mabigat kasi sa bulsa ng kanyang mga suki ang presyo, kaya pinili muna niyang maliit na klase ng bangus ang ibenta. Hirap ang isda ngayon ako. Bakit po hirap? Walang mahuli. Medyo maliit dahil medyo mura. Mahal pang malaki anak. Mahal na. Mahirap na ibenta. Kasi maliit, pwede ibenta sa mga restaurant. Wala namang paggalaw sa presyo ng tilapia na nasa 120 pesos per kilo, maging ang galunggong na 240 pesos ang kada kilo. Pero asahan umano ang pagtaas ng presyo ng isda dahil nababawasan ang huli tuwing malamig ang panahon. Idagdag pa ang nakaambang big time oil price hike bukas na makaapekto sa production cost ng mga mangingisda para sa kanilang pamamalaot. Muling nanawagan ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas na madaliin ng gobyerno ang pamamahagi ng fuel subsidy. Magiging dagdag na pasanin at mababawas doon sa kita ng mga mangisda. May lang nakarating sa amin pero maliit, no, na porsyento. Marami pa ang nag-report sa amin, no, ng mga chapter namin na kinuha yung pangalan nila at saka yung registro nila. Pero hanggang ngayon ay wala man lang information. Ng resulta doon sa fuel subsidy. Hindi lang mabagal yan eh. Talagang impotente. Wala talagang seryoso, ang gobyerno. Wala namang paggalaw sa presyo ng ibang bilihin tulad ng baka na nasa 360 pesos hanggang 380 pesos ang kilo. Baboy na nasa 255 hanggang 300 pesos per kilo at manok na nasa 200 pesos kada kilo. Sa asukal, hindi pa rin bumababa sa 100 pesos ang isang kilo ng refined sugar, habang 70 pesos ang kada kilo ng brown sugar base sa monitoring ng DA sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Posibleng gawing araw-araw ng DSWD ang pamamahagi ng educational cash assistance sa ibang rehiyon. Pinag-iisipan din ng ahensya na magkaroon ng off-site payout kung saan ipamamahagi ang ayudang pang-eskwela sa mga barangay o paaralan. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Mala box office hit ulit ang haba ng mga pila sa ikalawang bugso ng pamamahagi ng educational assistance ng DSWD nitong Sabado. Mas maayos na ang pila kumpara sa unang pamamahagi. May kaguluhan pa ding naiulat sa Ramblon at Marinduque. Pero tiniyak ng DSWD at DILG na isolated cases ang mga ito at naayos din naman. Para mas ubikli at maging mas maayos pa ang pila sa mga susunod na linggo, posibleng maging mas madalas ang pamamahagi ng ayuda. Hindi pa matiyak ng ahensya kung kakayanin ito sa malalaking rehiyon gaya ng Metro Manila. Dahil namamahagi din dito ng ibang ayuda tulad ng medical at burial assistance. We can expect yung ibang mga lugar kahit Monday to Friday ay makakapagsingit po noong kanilang payout para sa educational assistance. Bukod dyan, posible ding dagdagan ang mahigit 200 payout center sa buong bansa. At kapag hindi pa naubos ang 1,500 bilyong pisong budget hanggang September 24, posible rin anilang i-extend pa ang petsa ng pamamahagi ng ayuda. Ayon sa DSWD, hindi naabot ang target nilang mabigyan ang 90,000 beneficiaries nitong Sabado. May mga pumila pa din kasing miyembro ng 4Ps na hindi kwalipikado sa ayudang pang-eskwela. Sa kabuuan, nasa mahigit 153,000 na ang estudyanteng natulungan sa unang dalawang linggo nito. Nasa 387 million pesos naman ang kabuuang pondong laan sa ayudang pang-eskwela ang naipamahagi. Pinakamaraming estudyanteng nakinabang ay nasa elementary.
Pinakamalaking budget naman ang inilaan sa college students. Malaking bagay din to, sir. Pang masapasahin nila. Bibili ng notebook, mga ganun, kung anong kailangan ng anak ko. Tiniyak naman ng DSWD na mabibigyan pa din ng ayuda ang mga kwalipikadong beneficiary na hindi nakapag-register online. Sa ating mga kababayan na wala talagang access sa internet at gadgets, most probably nga po yung nakikita natin dyan, yung offsite po na payout, kami na po yung lalapit sa kanila sa tulong po ng LGU hanggang sa barangay para po hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan. So yan po yung pangako natin sa ating mga kababayan na umaasa. Sa mga mag-register naman online, muling ipinaaalala ng DSWD, hintayin ang text confirmation bago pumila. Inuulit ding hindi natatanggapin ang mga walk-in. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Formal nang sinampahan ng reklamo ang limang vloggers at social media influencers kaugnay sa kanilang video na nagpapakita ng sadyang pagsira sa pera ng Pilipinas na labag po sa batas. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Nagsampana ng reklamo ang Bangko Sentral ng Pilipinas at PNP Anti-Cybercrime Group sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa limang vlogger at social media influencer dahil sa pag-post nila ng mga video na sinisira, pinupunit at dinudumihan ng ilang perang papel. Sa video binahagi ng Anti-Cybercrime Group, pinunit na isang vlogger ang 20 pesos na papel at bibigyan ng 5,000 ang sino mang makakaayos nito gamit ang scotch tape. Pinapanlinis na sapatos ng isa pa ang 500 piso. Habang binutasan naman ng isa ang 1,000 pisong papel matapos sabihing magma-magic siya. Nandito kami para muling magpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-deface, pag-mutilate o yung sadya o intentional na pagsira ng ating salaping papel. Itong mga influencers na to, itong mga vloggers na to will be facing charges for a PD 247, yung mga paninira, pag-mutilate, pag-destruction ng mga Philippine banknotes, all in relation to RA 10175. Pinagbabawal ng Presidential Decree 247 ang paglalagay ng marka o pagsusulat sa perang papel, pagsusunog, pagbabad sa kemikal, pagpunit, paggupit o pagbutas, labis na paglukot o pagtupi, pagstaple o paglalagay ng anumang pandikit. Naharap sa multa o kulong ang mapapatunayang lumabag sa batas na ito. Paalala rin ng Anti-Cybercrime Group, mas bumibigat ang kaso dahil pinost pa ito sa social media. Whatever traditional crimes that we have, once it's posted online, then it's always 1 degree higher. Magkano uli ang penalty sa kanila? Not more than 20,000 and 5 years of imprisonment. Pinuntahan ng news team ang bahay ng dalawang vlogger na taga Metro Manila. Pero tumanggi magkomento ang isa habang ang isa ay lumipat na umano ng tirahan. Sinubukan din ng news team na kunan ng pahayag ang iba pang kinasuang social media influencers. Nag-deactivate na ang isa, hindi naman tumutugon pa ang iba. Pero tiniyak ng Anti-Cybercrime Group, tuloy ang reklamo. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Gretchen, anong latest sa mga showbiz royalty? Ate B, may pasabog ang anak ni Sharon Cuneta na si Miel Pangilinan sa kanyang debut ngayong Setyembre. Usap-usapan din ang debut ni Sam Cruz kung saan nagkasama muli ang magulang niyang sina Cesar Montano at Sunshine Cruz. Ang mga eksena sa pagpapatrol ni Mario Dumawal. Disco ang piniling tema ni Sam Cruz sa kanyang debut nitong weekend na lalo pang pinakislap ng mga bisita sa showbiz. Sa pambihirang pagkakataon, napagsama ng between ng ASAP natin to ang kanyang mga magulang na sina Cesar Montano at Sunshine Cruz. Matatanda ang naanalang kanilang kasal noong 2018 sanhi ng mapapait na issue. Ani Sam, in God's perfect time, ang pagtatagpo muli ng kanyang mga magulang. Kasama ni Shine ang partner niya si San Juan City Councilor Maki Mathay, habang kasama ni Cesar ang non-showbiz partner na si Kath Angeles. I will always be here to guide, support, and protect you, anak. I love you. God bless you. I'm just grateful that everyone I love are in the same place. Binubuo muli ni na Sam at amang si Cesar ang nasira nilang relasyon. Bukod sa mga magulang at mga kapatid niya sina Angelina at Cheska, nakajaming din ni Sam ang kapatid niya sa ama na si Diego Loizaga. Masaya si Sam hindi lang dahil nairaos ng maayos ang kanyang debut, kundi nakuha pa niya ang regalo ng muling pagbubuklod ng kanyang pamilya.
Disco retro rin ang tema ng pre-debut shoot ni Miel Pangilinan na ipagdiriwang ang kanyang 18th birthday ngayong Setyembre. Malikhain ang naiibang ekspresyon ng anak ni megastar Sharon Cuneta na lingid sa kaalaman ng marami ay malapit na kaibigan din ni Sam Cruz. Hindi lang nakadalo si Miel sa debut ni Sam dahil nasa South Korea siya para sa pagdiriwang ng birthday ng amang si dating Senador Kiko Pangilinan. 18 adjectives to describe. Ngayong Lunes, ibinahagi rin ni Miel ang paglalarawan sa sarili sa kanyang 18 adjectives video shoot. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Bagamat mabagal, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero ngayong lumalabas na rin ang mga bata dahil sa face-to-face classes, patuloy ang babala ng eksperto sa pag-iingat laban sa COVID. Nagpapatrol, Rafael Bosano. 12 taon pa lang ang grade 8 student na si Alessandra. Pero batid na niya ang kahalagahan ng pag-iingat ngayong balik face-to-face classes na sa gitna ng COVID-19 pandemic. Hindi ako masyado yung dumidikit sa mga ano. Nasa isang sulok lang ako, wala akong ginagawa. Kada oras po kuya, nagsasanitizer po ako sa kamay, di kaya naghuhugas ng kamay sa banyo. Ngayon meron ka dating takot sa ano, COVID. Pero nung na-vaccinate na kami, pero wala naman ganun, hindi na ako masyado natatakot. Ang magandang balita sa ngayon, kung hindi nagpaplato ay nakikita na ang pagbaba ng trend ng kaso ng COVID-19 maliban sa Mindanao. Ayon kay Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante, ang BA.5 na ang pinakalaganap na variant sa bansa. At dahil labis itong nakahahawa, mabagal ang nakikitang pagbaba ng bilang ng tinatamaan nito. Pero ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga eskwelahan at tuluyang pagdami ng mga pagtitipon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kaso ng COVID-19. Nakikita na natin no, na with this BA.5, ang tagal niyang bumaba. No? So there's also a possibility na aakit na naman to, especially sa nabanggit ko na, na tataas ang mobility, tataas ang mga pagtitipon-tipon no, sa mga iba't ibang forms of gatherings. At alam naman natin na itong BA.5 can still infect those even if you are fully vaccinated. So I hope hindi mangyayari yan because those are projections at pwede nating mapipigilan yan by allowing ourselves to get the first booster for the eligible population and the second booster. Sa pinakahuling tala ng DOH, bumaba ng 19% ang nagka-COVID mula August 22 hanggang 28 kumpara sa sinundang linggo. Bumaba rin ng higit 600 ang average daily cases sa 2,752 mula 3,412. Yun nga lang, nananatili pa rin higit 300 ang namatay nitong nagdaang dalawang linggo. Base sa report ng World Health Organization, bagamat bumaba ng 9% ang kaso ng sakit sa buong mundo, may mga lugar naman na tumaas ang bilang ng mga namamatay, kabilang na ang Western Pacific Region kung saan bahagi ang Pilipinas. Sa datos ng WHO, pang-apat ang Pilipinas sa may pinakamaraming na-report na bagong namatay dahil sa COVID mula August 17 hanggang 23. And this mortality are also those persons who are in the vulnerable populations with a lot of comorbidities, who are elderly. So talagang natural, no? Yung bakuna hindi sapat. No? Kaya napaka-importante ang health protocol sa mga ganitong klaseng hawaan ngayon, even when you are vaccinated. Kaya mahalagang ipaintindi sa kabataan ang ating mga natutunan ngayong sila ay sumasabak na rin sa pakikisalamuha sa maraming tao. Kung nag-iingat kasi ang lahat ng kasama sa bahay, mas lumiliit ang tsansa na tamaan ng sakit at makahawa ng iba. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Samantala, nakapagtala ang DOH ng 2,573 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Sa bilang na ito, nasa 891 ang mula NCR. May 53 ring na italang namatay habang ang positivity rate ay nasa 11.6%. Tinawag na overacting ng isang eksperto ang mga panawagang magpatupad ng lockdown matapos makumpirma ang ika-apat na kaso ng monkeypox sa bansa. Ayon kay infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, hindi ganun kataas ang bilang ng naitatalang kaso
para limitahan ang paggalaw ng publiko. Bagamat kinumpirma ng Health Department na walang travel history sa ibang bansa ang ika-apat na pasyente ng monkeypox, hindi masasabing may local transmission na ng sakit sa Pilipinas. Dagdag pa ni Dr. Solante, hindi kasing bilis mahawa sa monkeypox kumpara sa COVID. Sa halip, paigtingin na lang anya ang kaalaman ng publiko kaugnay sa sakit para makaiwas dito. Kinumpirma ng pamunuan ng Philippine Airlines na siyam sa kanilang mga pasahero at tatlong crew members ang nasugatan dahil sa matinding turbulence sa biyahe kahapon mula Los Angeles, California patungong Manila. Ayon sa PAL, 2 oras bago ang arrival nang makaranas ng turbulence o matinding paggalaw ng eroplano. Nang lumapag ang eroplano sa Manila, pasado alas 10 kagabi ay agad na dinala sa ospital ang mga sugatang pasahero at crew. Hanggang kaninang alas 10 ng umaga, isang pasahero ang nananatili pa sa ospital habang ang iba nakalabas na. Sinagot naman ng PAL ang pagpapagamot sa mga nasugatan at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan para tiyaking maayos ang kalagayan ng mga pasahero. Paliwanag ng PAL, ang naturang turbulence na naranasan ay hindi na-detect sa onboard weather radar system kaya hindi rin sila makapagbigay ng mas maagang abiso. Sa kabila nito, tiniyak ng PAL na pangunahing prioridad ng kanilang staff at crew ang kaligtasan ng mga pasahero. Nakuna ng video ang buhawi na mabuo sa Mangaldan, Pangasinan kahapon. Kwento ng kumuha ng video na si Fernandez, naglalakad siya sa kalsada bandang alas 3:57 ng hapon nang makita ang buhawi na sinabayan ng maulap at makulimlim na panahon. Wala namang idinulot na pinsala ang buhawi na nagtagal ng 10 minuto. Isang bagyo po ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang Typhoon Hinamnor na huling namataan sa na mahigit 2,200 kilometers hilaga-silangan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon ay wala pa itong epekto sa bansa pero posibleng pumasok ang bagyo sa hilagang bahagi ng PAR sa Miyerkules at tatawaging Gardo. Sa forecast track ng The Weather Company, hindi po ito magla-landfall at mananatili lamang sa gitna ng Philippine Sea malapit sa Okinawa, Japan at posibleng makalabas na ng PAR sa Sabado. Samantala, sa lagay ng panahon bukas, inaasahan sa Mindanao ang malakas na pag-ulan sa hapon, partikular sa Sarangani at Sultan Kudarat. Sa gabi naman, malakas ang ulan sa Lanao Provinces at Zamboanga del Sur. Samantala, maaraw maghapon sa halos buong Visayas bukas. Sa Luzon naman, may malakas na thunderstorm sa central at southern na bahagi ng Palawan bandang hapon. Maulan naman sa umaga sa Cagayan Valley. Uulan din sa hapon sa ibang bahagi ng northern Luzon, pati na sa central Luzon at Mindoro. May thunderstorm naman sa gabi sa Bataan at Cavite. Dito naman sa Metro Manila, maaraw at mainit sa umaga hanggang tanghali. Mataas naman ang banta ng thunderstorm sa hapon, lalo na sa oras ng uwian. Hindi man gaanong napinsala ng bagyong Florita ang mga bahay at infrastruktura sa Alcala, Cagayan, pinadapa naman nito ang mga pananim ng pangunahing kabuhayan po ng mga residente, kabilang ang kanilang lugar sa hinatira ng tulong ng ABS-CBN Foundation. Sa balsang gawa sa Kawayan, Trapal at Lubid, isinakay ni Shalimar Vebro ang kanilang mga gamit, binhi at mga alagang hayop para ilikas bago pa man tumama ang bagyong Florita. Noon pa may, ganito na ang ginagawa nilang paghahanda tuwing may parating na bagyo. Lagi po kaming nababaha pag may bagyo na, sir. Umaabot sa bubong, sir. Pag malaki na pag naglabas na yung dam sa malaki na yun talaga yung tubig, sir. At nitong huling bagyong Florita, napuruhan ang malaking bahagi ng sakahan sa kanilang lugar, lalo na ang barangay Damurog. Sa barangay na ito, ang tinamnan ay 367 hectares na mais. Halos 80% ng mga natamnan ng mais dito ay nasalanta ng bagyo.
Labis na nanghihinayang ang 75 anyos na si Mang Dominador Duruin nang malubog sa baha ang kanyang 2 hektaryang maisan. Di niya alam kung saan huhugutin ang pambayad sa mga inutang para lamang sa kanyang taniman. Kailangan mi yung ano, yung pangtanim at sa ano sa ayong butil at sa abono at sa ano sa pagka insecticide pag spray. Kahit papaano'y nabuhayan ng loob ang mga magsasaka nang dumating ang sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation, dala ang mga bigas at delata para makaraos sa kakapusan sa mga susunod na araw. Tinatayang mahigit 4,000 hektaryang pananim ang napinsala ng bagyo sa munisipalidad ng Alcala. Inalis na po ng Commission on Higher Education o CHED ang COVID-19 vaccination bilang requirement para sa in-person classes sa mga universidad at kolehiyo. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera, ito ay matapos nilang konsultahin ang mga health expert at suriin ang sitwasyon ng COVID-19 sa loob at labas ng bansa. Noong nakaraang taon, inobliga ng CHED ang mga estudyante at school personnel na magpabakuna laban sa virus para makadalo sa mga classroom session. Pero simulaan niya noon ay dumami na ang nabakunahan laban sa COVID. Sa ulat na natanggap ng CHED mula sa Higher Education Institutions o HEI, mahigit 3.1 million o 77% na ng tertiary students ang partially o fully vaccinated laban sa virus. Nasa 90% naman ng mga HEI personnel ang may partial o full COVID vaccine. Samantala, naging maayos ang unang linggo ng pagsisimula ng klase. Ngunit dahil sa laki ng populasyon ng mga estudyante sa ilang paaralan, kinailangang magpatupad ng 3 shift ng mga klase sa isang araw. Muling nabigyang diin ang kakulangan ng mga classroom at teacher. Pero tiniyak ng Department of Education na may inilaan na pondo para mapunan ito. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Mahigit 5,000 ang mga naka-enroll na estudyante sa Santa Elena High School sa Marikina City. Maghahati-hati sila sa nasa 100 classroom sa buong araw na pagpasok sa paaralan. Para hindi magsiksikan sa mga silid-aralan at masunod pa rin ang health protocols, may ilang hakbang na ipinatutupad sa eskwelahan. Una, patuloy na ipinatutupad ang pang-umaga at pang-hapong shift ng mga klase. Yung aming morning ay grade 7, grade 10 at grade 12. Yung grade 12 po namin kasi nasa online kasi masyado po silang marami. Nasa 800 plus po iyon. Hindi kakayanin ng aming kwarto na 50 katao lang ang capacity. And then yung panghapon naman po namin ay grade 8, 9 at saka 11. Sinusunod rin ang asynchronous, synchronous, asynchronous o ASA model kung saan hati rin sa face-to-face, modular at online ang pag-aaral. Sumunod din po kami sa DepEd na kung saan meron po tayong tinatawag na 3-2 scheme. Ibig sabihin nun, 3 beses na papasok ng paaralan ng bata at 2 beses na sila ay naka-home base. Bukod sa shifting at ASA model, hiwalay din ang entrance at exit ng mga papasok at pauwing mag-aaral. Hiwalay din ang pasok ng mga gurong pang-umaga at panghapon para may oras silang makapagpahinga at makapaghanda ng mga lesson plan. Meron naman po silang time ng break para po hindi po for the whole day ay nagtuturo sila. Kailangan po ng pahinga. So from time to time, sa laki po ng ating paaralan para mapangalagaan din po yung health ng bawat isa. Sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Caloocan City, 32 lamang ang silid-aralan para sa 4,259 na estudyante. Pero nagawan ito ng paraan ng pamunuan. Para ma-accommodate po lahat ng mga bata ay ginawa naming 3 shift yung iba. Except grade 2 and 3 dahil sabi ko foundation, it is a foundation level ng bata. Kaya ginawa namin na 2 shift lang sila. Pero other grade levels like 4, 5 and 6 are in 3 shift right now. Including kinder with no classrooms at all. We are using makeshift, very old makeshift, a 15-year-old makeshift. Ang kaso, pagod umano ang mga guro dahil may ilan pang aktibidad matapos ang klase. Una pong reklamo yan, basta para sa mga bata. Pero yun nga, medyo pagod sila dahil mayroon na tayong face-to-face, mayroon pang asynchronous. No? Mayroon pa tayong asynchronous, gumagawa pa sila ng mga activity para mapunan yung 2 oras
na wala sa klase yung mga bata dahil 3 shift pa po. Na sana po ay madaladan po ang aming classrooms dahil malayong-malayo po sa ideal na bilang ng mga bata ang classroom po namin. Ayon sa DepEd, may 91,000 ang kulang na classroom at may pondo na para rito. We have already allocated around, well, the proposed budget is around 86.5 billion for our 2023 budget because we're hoping to use that money para po mabawasan na natin yung classroom shortage and we can start constructing new classrooms next year. Buwaba na rin naman ang kakulangang ito sa 40,000 dahil sa mga ipinatutupad na programa ng mga paaralan tulad ng Blended Learning Strategy. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Nagmarcha patungong Liwasang Bonifacio ang ilang labor groups ngayong National Heroes Day. Hiling nila sa gobyerno mga konkretong hakbang para matugunan ang mga matagal ng issue ng mga manggagawa. Ayon sa grupong Kilusang Mayo 1 o KMU, ang mga papuri ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga manggagawa sa kanyang talumpati kanina sa libingan ng mga bayani ay dapat napatunayan sa pamamagitan ng aksyon. Hinamon naman ng Pangulo ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE na pansinin ng sariling bakuran dahil libu-libong government workers ang contractual pa rin at walang benepisyo. Nagtapos sa ika-anim na pwesto ang volleyball team ng Pilipinas sa Asian Volleyball Confederation Cup for Women. May panibagong ginto naman ang pole vaulter na si EJ Obiena sa Germany. Yan at iba bang balitang sport sa pagpapatrol ni Dayan Castillejo. Bronze gewonnen. Wir sind bei 5,81. Dinagdagan ng Olympic pole vaulter na si EJ Obiena ang kanyang koleksyon ng ginto matapos magtagumpay sa True Athletes Classic sa Germany. Aufgrund der weniger Fehlversuche die Konkurrenz an. Nasungkit ni Obiena ang panalo matapos ang kanyang 5.81 meter jump. Auch lange Zeit Trainingspartner von Thiago Braz, dem Olympiasieger. Ito na ang ikatlong podium finish ni Obiena ngayong linggo. 90, aber er hat's versucht. John Ernest. Let's hopefully aces. Nagtapos naman sa ika-anim na pwesto ang Pilipinas sa Asian Volleyball Confederation Cup for Women matapos mabigo sa Chinese Taipei sa tatlong sets 26-28, 21-25, 21-25. Top scorer ng Pilipinas si Celine Domingo na nagtala ng 12 points. Nahigitan ng Pilipinas ang 9th place finish nito noong 2018. Very proud talaga ako sa teammates ko kasi Hindi talaga biro yung pinagdaanan namin na tuloy-tuloy yung mga laro namin sa PVL, binhost namin lahat doon. And then late notice nga namin nalaman na we were going to step up for the Philippines in the AVC. But you know, everyone was very willing to do so. We had to sacrifice a lot of our vacations, a lot of our family time for this. Sasabak muli ang Cool Smasher sa Asian Grand Prix sa Thailand sa susunod na linggo. Domingo on the second jump and the tip five. Kevin, you were pointing out ang baba ng field goals nila in the first quarter. Pero tinabla naman ng tropang Giga ang laban sa PBA Philippine Cup Finals 2-2 sa pagbabalik ni Coach Chot Reyes. Nilimitahan ng tropang Giga ang kanilang turnover sa tatlo lamang para talun ng Veermen sa Game 4 sa score na 187. Checking Clarkson, he immediately wants to get to the block. Ngayong gabi naman, magtatapat ang Giras, Pilipinas at Saudi Arabia para sa August window ng FIBA World Cup qualifiers. 2-3 na ang record ng Pilipinas sa Group E. Determinado ang Giras na magtagumpay matapos matalo sa Lebanon. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Sa dami at dalas ng mga tech scam, muling isinusulong ng ilang mambabatas ang mandatory SIM card registration matapos ibitong ni dating Pangulong Duterte. Pero tingin ng isang grupo ng IT professionals, may iba pang paraan para palakasin ang cybersecurity sa ating bansa. Nagpapatrol, Warren De Guzman. Madalas makatanggap ng scam text ang senior citizen na si Jovimar Gumiran. Bagamat hindi pa siya nabibiktima sa ganitong paraan, handa siyang ibigay ang kanyang personal data at irehistro ang kanyang subscriber identity module o SIM card para matapos na ang problemang ito. Mas maganda yun na makuha yung personal information mo dahil wala kang ano man kinakatakutan mo, wala ka namang ginagawang masama. Wala kang... At
At hindi katulad ng mga ibang maraming ginagawang modus, yun ang hindi sigurado magpaparehistro. Hindi pinapansin ni Eva, isa ring empleyado, ang mga natatanggap na scam texts, pero hindi siya sang-ayon na ibigay ang kanyang personal data para sa mandatory SIM card registration. Kasi po may kapangyarihan po yung gobyerno na gamitin yung mga information natin sa ibang bagay. Matapos i-veto ni Pangulong Duterte ang panukalang mandatory SIM card registration dahil sa probisyon tungkol sa mandatory registration naman ng mga social media accounts, muling naghain ng mga mambabatas ng kaparehong panukala. Kabilang rito ang House Bill 14 na suportado ni House Speaker Martin Romualdez. Layunin nito, pigilan mga mobile phone scam kasama ang mga pasa-load modus hanggang sa mga phishing o smishing attack na ginagamit para manakaw ang personal information ng mobile phone users. Suportado rin ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng mga malalaking telecoms company. Sang-ayon ang grupong democracy.net.ph, isang internet at IT advocacy group, sa pag-veto dahil magiging balakid umano ang SIM card registration sa mga karapatan ng Pilipino. Anila, ang voluntary SIM card registration na nangyayari tuwing binibigay ng mobile phone user ang data nito sa mga serbisyo tulad ng e-wallet o online banking ay sapat na. Dagdag din ng grupo, may iba pang mas epektibong paraan para palakasin ang cybersecurity sa Pilipinas. Tulad ng mandatory minimum cybersecurity standards para sa lahat ng government agencies, mga negosyo at nasa pribadong sektor na gustong makilahok sa mga proyekto ng gobyerno. At ang pagsuporta sa pag-aaral ng mga cybersecurity professionals dahil kulang na kulang ang mga ito sa Pilipinas. Ibinigay na ng grupo ang mga panukala sa Malacanang. Hindi rin kasama sa Legislative Priorities Wishlist ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang SIM card registration. Sa halip nito, gusto nilang unahin ng mga mambabatas ang ilang panukala para lumawak at gumanda ang internet connectivity ng bansa kasama ang Satellite-Based Technologies Promotion Act at Better Internet Act. Ayon sa Global System for Mobile Communication Association o GSMA, isang global organization ng mga mobile operator, nasa 157 countries ang mga mandatory SIM card registration noong 2021. Kabilang na ang China, Saudi Arabia, Russia, Australia, Switzerland at Brazil. Pero gaya ng Pilipinas, wala pang ganitong batas ang United States, Canada, United Kingdom at New Zealand. Dagdag ng GSMA, sa 157 na bansang may mandatory SIM registration, 37 sa mga ito ay nagluwag ng mga regulasyon dahil sa COVID-19 pandemic para magamit ang mobile phone at fintech sa pagbigay ng ayuda sa mga mahihirap. Mas madali kasi makabili at makagamit ng SIM card ang mga mahihirap kumpara sa pagkuha ng formal na identification o ID para magbukas ng bank account. Warren De Guzman, ABS-CBN News. Ipinasasauli ng Commission on Audit sa Procurement Service ng Department of Budget and Management sa Bureau of Treasury ang aabot sa 3 bilyong pisong investment sa high-yield savings. Base sa records na narevisan ng COA, nag-invest ang PSDBM sa high-yield savings account sa Land Bank of the Philippines sa Development Bank of the Philippines na layong makalikom ng mas mataas na interest kumpara sa ordinaryong current at savings accounts. Pero lumabas din na terminated ng investment noong pang 2020 at naibalik na sa account ng PSDBM sa Land Bank. Bukod sa interest, inutusan din ng COA ang PSDBM na ibalik ang buong 3 bilyong piso sa National Treasury, lalo't lumabas na inactive na rin ang account. Ginugunita ngayong araw ang Araw ng Mga Bayani. Hinimok po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na maging bayani sa sariling kakayanan at maging inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Binigyang pugay din ngayong araw ang mga modernong bayani gaya ng mga teacher. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa libingan ng mga bayani sa pagdiriwang ng National Heroes Day. Sa araw na ito, pinararangalan natin ang ating mga makabagong bayani ng ating panahon. Kinikilala natin ang ating mga magsasaka, mga agricultural worker na buong araw ay nagsisikap upang tugunan ang ating mga pangangailangan para sa seguridad ng supply ng pagkain. Ang mga bayaning nag-alay ng sarili
para sa atin ang huwarang patutuo sa pangako ng pag-asa ng ating pinanghahawakan. Kaya naman, dapat lamang natin pahalagahan ng wasto ang ating kalayaan at ipaling ang ating mga kinikilos ng ayon sa pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Tiyak na malalampasan natin ang kahit na anong pagsubok kung magiging bayani tayo sa ating sariling mga pamamaraan. Pinangunahan naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang wreath-laying ceremony sa Osmeña Park sa Davao City. Sa mensahe ng pangalawang pangulo, nagbigay pugay siya sa sakripisyo ng mga bayani upang matamo ng bansa ang kalayaan. Umaasa rin ang pangalawang pangulo na magsisilbing inspirasyon ito para sa mga bayani ng susunod na henerasyon. Hinimok din niya ang lahat na patuloy na pangalagaan ang tinatamasang kalayaan na ipinaglaban ng mga bayani. Ngayong Heroes Day, hindi lang mga bayani na nasa mga monumento o mga libro ang binibigyang halaga. Magbibigay pugay din ito sa mga modernong bayani tulad ng mga guro. Sa bayan ng Esperanza sa Agusan del Sur, ikinuwento ng gurong si Janel Llanos na upang marating ang paaralan, kailangan nilang maglakad at umakyat ng bundok ng 6 na kilometro, sumakay ng motorsiklo ng 2 oras at tumawid ng ilog. Ma'am Jules, gumilid ka! Sa baka kay Albay, ipinakita ng guro na si Jessa May Cerillo ang hirap na pinagdadaanan. Marating lang ang pinagtuturoang Bataas Elementary School. Hindi iniinda ang panganib na dala ng putik at madulas na daan. Marating lang ang mga silid-aralan. Hinangaan naman ang grade 8 teacher at school nurse na si Christine Villanueva nang magpaw siya ng mga larawan na karga ang anak ng kanyang estudyante. Masaya po ako kasi kahit na magkaroon siya ng anak, pinipilit niya pa rin pong pumasok sa paaralan namin at mag-aral. Ilan lang sila sa mga guro na patuloy na kumakayod at nagsasakripisyo upang mahubog ang galing ng mga bata at maihanda ang mga ito sa kanilang pagtanda. Ang mga tulad nila ang naging inspirasyon naman ni Serena Zunyo para sumulat ng tula para sa mga guro. Ilang taon na ang nagdaan, ilang estudyante na rin ang iniyakan, ngayon ko lang napatunayan na oo, guro ako, pero hindi ako guro lang. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Umamin ng mga judge ng Idol Philippines na nagulat at devastated sila sa pagkakatanggal ng 2 Idol hopefuls kahapon. Samantala, good news naman sa K-pop fans, 6 na K-pop acts ang bibisita sa bansa. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Nadagdagan pa ang mga inaabangang K-pop concert sa bansa dahil kasado na ang pagbisita ng 6 pang K-pop acts para naman sa Popsival 2022. Babiyahing Pinas sina Park Bom na miyembro ng iconic girl group na 21, Hyulin mula sa girl group na si Star, K-pop star Luna, Brave Girls na umawit ng hit song na Rollin, VVs na kinabibilangan ni Yunha, Sinbi at Umji, at rapper na si Bio. Idaraos ang K-pop event sa October 21 sa CCP Open Grounds. Ang ating Idol Top 10! Mainit namang pinag-uusapan ang resulta ng Idol Philippines Season 2 kagabi matapos matanggal sa kompetisyon ng 2 Idol hopefuls na sina Misha De Leon at Nisha Bedanya. Tema sa live gala performances ang hits ni Ogie Alcacid. Inawit ni Nisha ang Ikaw ang Pangarap. Habang kinanta naman ni Misha ang I Will Be There. Pero pagdating sa resulta, hindi naging sapat ang combined judges at audience scores ng 2 singers para umabante pa sa top 8. Trending at ikinagulat ng Idol fans ang eliminasyon. Maging mga hurado umaming hindi makapaniwala sa resulta at kinalabasan ng botohan. I don't know kung pwede kong sabihin to, pero we are devastated. We are devastated. Pero we can only do so much as judges, pero iba pa rin talaga yung voting. And wala akong masabi, pero sana na lang baunin niyo lahat ng natutunan niyo dito
And yung natutunan, yung mas lalo yung friendship, priceless lang. Ayon kay Idol Judge Regine Velasquez, patunay itong nasa kamay ng publiko kung sino ang pipiliin nilang susunod na winner ng Idol Philippines. Kaya dapat iboto ang paboritong Idol hopeful. Natapos man ang Idol journey ni Nanisha at Misha, iginiit ng dalawa na babaunin pa rin nila ang masasaya nilang karanasan sa programa. Mula sa top 10 hopefuls, abante naman sa next round ang top 8 na sina Anne Raniel, Brian Chong, Deli Cuales, Kimo Gumatay, Kais, PJ Fabia, Ricey Avila, at Trisha Gomez. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Nakatakdang i-display sa isang museo sa Davao City ang buto ng pinakamalaking sperm whale na natagpuan sa bansa. Layo ng exhibit na mapalawig pa ang kaalaman ng mga publiko sa napahalagahan ng marine mammals. Lumabas kasing karamihan sa mga napadpad na marine mammals sa Davao Gulf ay namatay dahil nakakain ng plastic at basura. Nagpapatrol, Hernel Tokmo. Mayo nitong taon nang mapadpad sa dalampasigan sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang dambuhalang sperm whale. Ayon sa marine biologist na si Darrell Blatchley, ito ang pinakamalaking sperm whale na na-recover sa buong bansa na may 60 talampakan ng haba. Ilang araw ang ginugol ng grupo ni Blatchley para matanggal ang laman ng sperm whale at makuha ang buto nito. Nakatakdang i-display sa The Bone Collector Museum sa Davao City na pagmamay-ari ni Blatchley ang pinreserbang buto ng balyena. That whale will be used for education but also for tourism to show the value of what the Philippines has and the value in preserving it alive in the wild, taking care of its habitat, but also in the preservation to show what the Philippines has. Batay sa necropsy, namatay dahil sa katandaan ng balyena. Pero hindi ito pangkaraniwan ayon kay Blatchley. Sa 75 patay na balyena at dolphins na kanyang na-recover sa Davao Gulf sa loob ng 12 taon, 60 rito ay namatay dahil sa mga nakakain nilang plastic na basura sa dagat na madalas nagiging sanhi ng dehydration ng marine mammal. Pinakamalala ang namatay na Cuvier's beaked whale noong 2019 sa Davao de Oro, kung saan umabot sa 40 kilo ng plastic na basura ang nakuha mula sa katawan nito. Nakadisplay sa The Bone Collector Museum ang mahigit 6,000 specimens, buto man o taxiderm, ng iba't ibang hayop. This museum, we look at it as long term for education para ang Filipinas. It has to be something that the next generations are still able to come here and learn from. If not, we haven't been able to accomplish our goal of educating the public about the animals found in the Philippines and other countries, but also the importance of taking care of the resources that God has given the Philippines. Nagbukas din ito ng pinto para sa mga tourism at BS Biology interns na matuto ng bagong kaalaman. We can see different specimens. We work on whales, yes, bones, yes. Now, nakakatulong for us to learn and for our work in the future. Umaasa si Blatchley na sa pamamagitan ng museo, mamulat ang marami sa pagpapahalaga sa mga hayop at likas na yaman at ang hindi magtapo ng basura kung saan-saan para maisalba rin ang isda at marine mammals. Hernel Tokmo, ABS-CBN News, Davao City. Markado sa mundo ng chess ang husay ng batang Phil Am mula New York. Kilalanin siya sa pagpapatrol ni Don Tagala. My biggest dream is to be like the woman world champion in the whole entire world. Yan ang pangarap ng 9 taong gulang na Phil Am na si Megan Paragua. Kasalukuyan siyang number one chess player sa mundo sa mga babaeng 10 years old pababa. Ito ay ayon sa August 2022 ranking ng International Chess Federation. Matapos sumabak sa mahigit na 200 chess tournaments ang batang Phil Am mula New York. It took a lot of hard work and practice. I played a lot of tournaments, did a lot of studying, and that's why it brought me here. Sakto namang idineklara ng International Chess Federation na ang 2022 ay the year of the woman in chess. At layunin ng grupo na pag-iktingin pa ang kanilang gender equity policies at mas padamihin pa ang mga magagaling na babaeng manlalaro. Para kay Paragua, maraming magagandang dulot ang chess sa kanyang buhay. Chess can really help you with your real life and it's quiet and relaxed. It's a relaxing sport. Number one din si Paragua sa ranking ng US Chess Federation's top 100 9-year-old girl chess players.
Ang malaking pangarap ni Paragua ay maging isang chess master. Kaya naman walang tigil sa pag-train ang pambato ng Team USA. At wala rin siyang takot makipagtagisan kahit sa mga mas nakatatanda sa kanya. At sa nakaraang Fiesta in America sa New Jersey, buong tapang niyang kinalaban ang hindi lang isa, kundi 10 opponents sabay-sabay pa. Used to be like, when I started playing chess, I was like, oh no, I'm playing with the older person, they're gonna win against me. But as I train more harder, I study, I'm not scared anymore. Naghahanda na si Paragua para sa susunod na FIDE World Cup Chess Olympiad sa 2023. Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Isa ka ba sa fans ng kabalang Tony Pangilinan at Bel Mariano na hindi pa nakaka-move on sa He's Into Her? Pagkatapos ng matagumpay na concert itong weekend, spotted sa Thailand ang dalawa at may mensahe rin sila para sa isa't isa. Ang mga eksena sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang big success ng grand finale concert ng He's Into Her noong Sabado. Hindi binigo ng buong cast ang libo-libong fans na nagpunta sa Big Dome sa pangunguna ng phenomenal na tambalan ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Kahit masama ang pakiramdam ni Bel, todo pa rin siya sa mga production numbers, mapasayaw o kanta. Lumevel up ang kilig ng fans sa mga ilang beses na sweet moments ng Don Bell on stage. We love you, Donnie and Bell, from families of Don Bell. Ayon sa Don Bell, na-appreciate nila ang fans na bumiyahe mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at yung mga galing pa-abroad. Yes, we've been seeing your tweets, your messages, grabe kayo. And now, we are actually seeing you live. Maraming salamat po na binigyan nyo kami ng oras. Na binigyan nyo ng oras ang HIH Mercada. So everyone who traveled from very far places, and even those who were just around the area, who made time to come here, spend this evening with all of us, to cap the He's Into Her journey of Season 1 and Season 2. Maraming salamat po. We have no words right now, but all we can say is thank you for being part of this amazing blessing and till the next one. We love you guys! Matapos ang concert, nag-post si Donnie sa Instagram para pasalamatan ang lahat ng naging bahagi ng His Into Her journey sa loob ng dalawang season. Binati rin ni Bel ang ka-love team at sinabing proud ito sa kanya. Ngayon, nasa Thailand naman ang dalawa para sa shoot ng isang endorsement. At pagbalik ng Pinas, balik na sila sa shooting ng kanilang next big assignment, ang comeback movie ng Star Cinema at first big screen project nila na An Inconvenient Love, na ipalalabas sa November 23, 2022 mula sa direksyon ni Peterson Vargas. MJ Felipe, ABS-CBN News. Actually, hindi nakakatuwa na yung ating mga ABS-CBN stars mm-hmm. ay, di ba, nakita ng ating mga kababayan, kapamilya sa ibang bansa. Di ba? Nakakakilig sila. Oo, nakakakilig. Kahit na matanda na tayo, kahit titas of Manila. Kaya. Pero pwede ka na, alam mo, pwede ka lumaban, ha? Saan doon? Kay Bel. Belia Flores. Pwede ka sa freshness mo, lalaban ka kay Bel. Don Bel, ha? Don Bel. Wala nang Gayan Pip. Ay, sikat yan, paborito Gayan. Nanay natin yan. Malabas edad ni Johnson. Kapamilya, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako si Johnson Manabad. Si Johnson Bulso dito. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Karen Davila. Maraming salamat at magandang gabi.